po mga ka-Soulsters and welcome po sa Room 501 po ng Soulsters Farm. So bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng konting trivia. Ano po ba yung kauna-unahang paaralan para sa mga lalaki dito sa Pilipinas? So ang G-Suite po ay nagtatag ng kolehiyo ng San Ignacio sa Cebu. Nasa kasalukuyan tinatawag na seminaryo ng San Carlos. Then 1601, nagkaroon din ng kolehiyo ng San Jose sa Maynila. So 1865, pinamahalaan pa rin ng G-Suite ang Eskwela Pia, na kung saan tinatawag ngayon na Ateneo de Manila. Pero hindi rin po nagpatala mga Dominico, nagtayo rin po sila ng paaralan, kolehiyo para sa mga lalaki. Ito ay tinatawag nila na Nuestra Señora del Rosario, na naging kolehiyo ng Santo Tomas. Alright, so yun po, konting trivia lamang po yan. Kumusta naman po ang mga parents? Yes? Kasi po ngayong araw na to ay gumawa pa ako ng video para sa mga parents. Nakapag-enroll na po ba kayo? Or na-enroll nyo na po ba yung mga anak ninyo sa paaralan? Kasi simula po nung June 1 to June 11, ang DepEd Cavite po ay sumunod po sa mandato na magsimula na nag-enrollment June 1 to June 11. Kung hindi pa mo kayo nakapag-enroll ng mga magulang, pwede na po tayo mag-enroll simula June 15 sa barangay. Pwede na mag-enroll sa barangay. Oo, tama po ang narinigin nyo. Pwede na po. So speaking po of DepEd Cavite, shout out ko lang po ang creative team sa pamumuno po ni Ma'am Migs Medina, ang ITO po na napakasipag. So shout out po dyan. Maraming salamat po sa pagbibigay mo ng patnugot upang makakuha po ako ng content para makagawa po ako ng video na ito. Okay, para po sama po kayo sa barangay, samahan nyo ako sa barangay, tara, puntahan natin. Narito po ang pamamaraan sa pagpapatala para sa taong panuruan 2020-2021. Ang schedule ng pagpapatala ay mula June 1 hanggang June 30, 2020. Sa unang dalawang linggo, kayo pong mapapansin, ang pagpapatala ay remote lamang at walang face-to-face. Tayo po ay pinayuhan na stay home lamang, chill and relax. Meron po tayong tatlong paraan para ma-enroll natin ang ating anak o ating mga anak. Una, gamit ang social media, maaaring i-download ang Learner's Enrollment Survey Form or kinatawag na LESF sa mga links na ibibigay ng mga paaralan gamit ang kanilang Facebook page. Sagutan ito at maaaring padala via Twitter, Messenger, Viber, email at iba pa. Pangalawa, ang dating gurong tagapayo or advisor ay magkikipag-ugnayan sa inyo o sa inyong mga anak sa pamamagitan ng telepono or Facebook, Messenger, upang maitala ang inyong anak or mga anak. Pangatlo, kung may access sa internet, maaring online ang pagpapatala. Gamit ang enrollment link na ibibigay ng dating tagapayo o di kaya na may makikita natin sa Facebook page ng paaralan. Sa ikatlong linggo po, simula June 15, ang mga magulang o tagapag-alaga ay maaari nang kumuha ng libreng printed learner enrollment and survey form sa paaralan o di kaya naman sa barangay halls. Ito po yung sinasabi ko, ito po yung nakalagay dun sa title na maaari na mag-enroll sa barangay hall. Paano? Ito na po yun. Kukuha po tayo doon ng hard copy ng LESF at pwede natin siyang iuwi sa bahay. Doon na po natin sagutan para mas klarado at alam natin yung mga detalye na pwede natin ilagay doon. So, pero, sikapin po natin maibalik agad ito sa barangay or sa paaralan kung saan natin siya kinuha para po may pasok or may tala siya sa taong panuruan 2020-2021. Paalala lamang po, ang ma-incoming grade 7 at grade 11 students ay kailangan makipag-coordinate or makipag-ugnayan sa kanilang dating tagapayo or advisor. Sila po kasi ang mag-e-enroll kung saan silang school galing. Halimbawa, yung grade 6 student natin, mag-grade 7 siya, dun po siya pupunta sa dating niyang advisor or yung dating advisor ay kukuntakin po kayo para ma-enroll siya o hindi pa man po na-enroll. Same thing with po di grade 11 or incoming grade 11 na dating grade 10. So yung dati po yung advisor ang kukuntakin ninyo or sila po ang magkukuntak sa inyo. Eh paano kung kayo ay magta-transfer? Or paano kung yung bata ay magta-transfer? Kasi kung halimbawa,
meron tayong problema o nagkaroon ng problema, gusto natin siyang i-transfer. Kung atin pong mapapansin or papansinin po ninyo, sa ating LESF ay meron po nakalagay sa A11 to A13. Nakalagay yun sa A11, school to enroll in. So, dapat po ay ilalagay natin kung saan tayong school na gustong mag-enroll. So, importante po yan. Itanong na rin po natin ang school ID. Ngayon, kung hindi naman po alam, dapat po or importante po mailagay po ang school address. Kasi meron pong mga magkakaparehas ang pangalan sa bawat regions or sa iba-ibang regions. Ano ho? Simula po kasi last week ay nagsimula na po yung Learner Information System or LIS tagging. Kung saan, yung mga nag-enroll simula June 1 hanggang June 11 ay ipinapasok na po ng mga advisor sa LIS at nagkakaroon na po ng tagging. Ibig sabihin ng tagging, kung saan po kayong school mapupunta or gusto ninyong mag-enroll, ay doon po kayo mapupunta. So, ibig sabihin, meron pong coordinations ang bawat school, bawat division, at bawat region. Yun po yun. So, yun po ay munting paalala para sa mga incoming grade 7 at grade 11. Para naman sa incoming kinder, balik-aral, at sa iba pang katanungan ukol sa pagpapatala, maaari makipag-ugnayan sa mga enrollment focal persons na nakatalaga sa mga paaralan. Merong mga numerong ibinigay ang bawat paaralan na nakapaskil sa bawat barangay o di kaya na may nakapost sa kanilang Facebook or Facebook page. Sa mga transferees naman po ay makipag-ugnayan lamang sa paaralan kung saan papasok ang mga mag-aaral. Meron po mga naka-assign na focal persons po doon at may mga phone numbers na pwede pong tawagan. Kung sakali po nahirapan naman kayo na makipag-ugnayan sa kanila, maaari po kayong lumapit ulit sa inyong tagapayo upang kayo ay matulungan. Yun lamang po at maraming salamat sa panunood. Sana po ay nagabayan kayo lalo na sa mga magulang na hindi pa nakapag-enroll ng kanilang anak or undecided pa rin hanggang ngayon. Sana po ay makatulong ang video na to. Ayun, kung nagustuhan niyo po ang video na to, pakishare na lamang po at pakishare na rin po ng information sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga katabi kung hindi pa nakapag-enroll ng kanilang mga anak. At huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe sa aming channel, The Soulsters Fam. Diyan po sa ibaba, yung kulay pula po yan. Click niyo lang po yung subscribe. At huwag niyo rin kalimutan, pindutin ang bell button para like kayong notify sa lahat ng aming mga videos. Meron po ako mga video na ibibigay, ipababahagi sa inyo. Yun lamang po, maraming salamat. Bye!